Hi sisters and brothers, si Kuya Paul, 5 Katsuala po ito. At ito po muli ang ating Faith Journey YouTube channel, ang Sige Kuya Paul. Gusto po ba ninyong mabless uli kayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita at mensahe? If amen, ay samahan niyo po muli ako. Minsan pa po nating lasahan at pakinggan ang mensahe at salita ng ating Panginoon. Sisters and brothers, ang lalasahan po natin ngayon ay ang Gospel of St. Mark chapter 4 verse 19. Alam nyo, sisters and brothers, ang bawat isa sa atin, ang lahat sa atin, no exemption, kasama po ako doon. Lagi tayong nag-aalala. All of us have big worries every now and then, and small worries daily. Hindi na yata matatapos ang ating pag-aalinlangan at pag-aalala sa buhay. But the more important question is, what do we do with our worries? Kung tayo ba ay nababahala o nag-aalala, lalo ba tayong lumalapit sa Diyos o lumalayo tayo? Do we use them to draw us closer to God? Do we allow them to push us to seek His message in Holy Scriptures? Baka lalong hindi natin binabasa ang banal na salita. Or do we let our worries choke God's word that we hear during masses, for example, during our prayer meetings, and many other channels, katulad nitong ating YouTube channel, ang Sige Kuya Paul. Anong sinasabi sa Gospel ni St. Mark chapter 4 verse 19? But the worries of the world and the deceitfulness of riches and the desires for other things enter in and choke the word, and it becomes unfruitful. Sisters and brothers, the same is true with our desires. In this world, sa mundong kinagagalawan natin ngayon, we have many desires, so many of them. Pero, matanong ko kayo, sisters and brothers, is loving God, being with Him, and pleasing Him our greatest desires? Kung hindi, lungkot. Sana ang desire natin ay lalong mapalapit sa Diyos, makilala ang Diyos, sumunod sa Diyos. Sisters and brothers, my prayer for all of us is that we will not make our worries, our wealth, our possessions, our desires get bigger than God, so that this will not choke His word in our lives. Instead, let us be fruitful and pleasing to God and bless people with the fruits that we are going to bear. Why worry when you can pray? Sige po, samahan ninyo akong manalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, may Your word take root and bear fruit in my life para maging bihaya ako sa maraming tao. Lagi mo akong gabayan sa isip, sa salita, at sa gawa, upang lalo kang papurihan. Tulungan niyo po kami na ang mga worries namin, malaki man o maliit, ay magbigay papuri at pasasalamat sa iyo, Panginoon, para sa iyong kadakilaan at kapurihan. Sa pangalan ni Jesus, itong aming dalangin. Amen. At ganun din ay inaanyayahan natin ang panalangin at gabay ng ating mahal na inang si Maria as we seek her
powerful intercession. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sisters and brothers, are we fruitful or unfruitful? What things hinder us from bearing fruit for the kingdom of God? Uulitin ko, why worry when we can pray? Salamat po. Sigurado ako na bless po muli kayo as I am blessed at this very moment dahil sa paglasa at pakikinig sa salita ng Diyos. Hanggang sa uulitin, God bless you, God loves you, and the holy name of Jesus will save us always. Salamat po, sisters and brothers. Bye!